Good afternoon, mga katols! Welcome back to another vlog, guys. Today is a Sunday and I'm with Daddy. And we're on our way to San Roque Church. Kasi nagustuhan talaga namin dun, guys, yung church na yun. We were supposed to have or to attend the anticipated mass yesterday. Kaso ginamit ni na kuya yung itong sasakyan. So, hindi kami natuloy. So, today na lang. Although may shift ako, guys, pero naka-lunch naman ako. So, sandali lang naman kami. And then, meron naman akong POC doon sa ano ko, team ko. Then, okay lang. And, chill lang naman ngayon, guys. Chill lang today. May avail talaga. Walang masyadong calls. So, okay lang. So, ang suot ko, guys, is one of the dresses na, one of the clothes na binigay sa amin ng Tita Mini Yuvienko ko. Anak siya ng kapatid ng mami ko, guys, sa Soto side. So, last week, nag-message siya sa sister ko na puntahan daw yung bahay nila kasi nag-start na siya mag-declutter and mag-rearrange kasi lilipat na sila ng condo. So, she used to own one of the famous boutiques dito sa Cebu, yung Best of New York. But then, nagsara na kasi wala nang nagmamanage. So, merong mga damit pa kasi, guys, doon. Ang dami-dami pang damit doon, guys. Hindi na namin nakaya. Isang karton lang yung nadala namin ni ate. Tapos, yun, pinagpipili-pilian namin. So, one of the dresses that I liked was this one. This is an embroidered siya, guys, yung design niya. Tapos, mahaba siya. And then, meron siyang lining sa loob. Meron siyang extra damit sa loob para to cover up. Gusto ko siya. Tapos, I paired it with my green, dark green na bag. Kasi mas maganda siyang i-pair ng naka-sling bag lang. And then, naisipan ko rin mag-makeup today, guys. Ayan, brown din yung makeup ko. Eyeshadow ko. And then, I went with my Sunny's red lipstick. Wala lang, gusto ko lang mag-red lipstick, guys. Yeah. And Daddy is also wearing a light beige na polo shirt. So, nagkaano kami, guys? Nag-accentuate. Diloy, ano yan? Light beige na, Dad. So, nag-accentuate yung mga damit namin today, guys. Because we wanna look good when we visit God's house. Okay? So, naiwan sa bahay yung lahat ng mga anak ko. Si Kuya natutulog. Si Kia naglalaro. Kasi tapos na siyang kumain. Hindi na lang namin siya sinama, guys, kasi gusto lang namin siya din siyang mag-rest ba. And then si Nan Kia, alas is natutulog na rin, naglalaro 'yun kanina, guys. And then nagbagrat na 'yun, dinala na ng ina niya sa taas. So kami lang talaga ni Daddy yung may lakad today. And then after naming mag-mass here ng mass, we would drop by my in-laws house ni na Daddy Joe and Mommy Lee. Kasi kagabi, guys, hindi na rin ako nag-vlog kagabi, pasensya po, nag-carbon night market kami ni Daddy. So, dami naming napamili ng mga vegetables and fruits. So, Daddy thought of giving Mommy mga tomatoes, yung ano pa yung mga lubati, mga okra. Wala niyo mo bigagay siya kuan kanang pepino? Pepino and petchay, guys. So, ang nagasta ko lang kagabi, guys, siguro mga around 800. Ang dami-dami na, guys. Meron ng saging, tapos meron pang mangustin. Dried fish. Oh, may dried fish pa yun, guys. So, kompleto na actually lahat. Puno na yung ref namin. And sana maano namin yun for the next 2 weeks. Kasi next 2 weeks pa yung sweldo namin, guys. So, alam mo yun naman. Ang dami namin sa bahay. Baboy. Oo, kanina diniliver din yung karne namin. Yung sinabi ko sa previous vlog ko na may nagde-deliver sa amin ng karne, guys. So, mas convenient sa amin kasi mura lang yung mura. Yung ano nila, guys. Compare mo sa market. Oo, because direkta talaga sila, guys. Meron talagang yung kapatid pala niya may baboyan. May ganon, may baboyan. So, madali na lang sa kanila. So, mas mura kung dyan ka direkta sa kanila kumuha.
And delivered pa talaga sa doorstep namin. So, di ba? Convenient na. So, ang nabayaran namin sa karne was around 1,300. So, 1,300 yung nabayaran namin. Meron na kaming giniling, may bones na, tapos belly, that? Belly. So, ang bibili na lang namin siguro, guys, is isda. Kasi hindi kami nakabili kagabi ng isda sa Carbon because wala. Paubos na yung isda. Siguro 8 o'clock sila doon nagsistart na mag-display. Eh, nung dumating kami ni Daddy, around 9 na yun eh. So, parang wala nang nagtitinda. Saan sa to eh? Kuya Juan, saan to? Dungog mo kayo? Eh, dungog. Sige, kayo to siya eh. Alright, so, we'll see you later, guys. Hindi ko pala dala yung aking tripod. Pasensya po. Kalimutan ko na naman. Ah, yan, yan. Ang rough ng daan dito sa SRP, guys. Meron kasi silang merong uneven na surface dito sa ano. And I wanna greet my sister pala, guys. Happy 54th birthday today, Ate Angie. Hello. Andun silang family niya sa Maribago, guys. Nag-deus lang sila doon. Okay. So, yun lang muna, guys. Balikan namin kayo pagdating namin sa church. We're here na, people. Ayan na yung church. Aga namin, guys. 3:30 plus pa lang. 4 o'clock yung mass. So, meron pa kami mga 20 minutes. So, bababa na kami, guys. We'll settle down, okay? Sa likod pala ng church dito, guys, may malaking soccer field. Ayan, oh. Dito naglalaro yung mga schools, school events dito. So, ayan yung church. Second time namin dito sa San Roque. So, meron na rin mga taong nagsisidatingan. Tanada? Gwapo naman yung daddy ko. Oh. Tapos na kami magsimba, guys. Ito sa very solemn mass. So, punta na kami kina Daddy Joe. Sandali lang kami doon. Kasi I need to go back. I need to go back to work. Yes, thank you Lord for all the blessings talaga. Iba talaga, guys, kapag naka-visit ka sa bahay ng Panginoon, no? Iba. Kasi nag-guided ka eh sa mga responsibilities mo, sa pamilya mo, sa Panginoon, lahat. Lahat-lahat, di ba, Daddy? Mm. Alright, kahit kaming dalawa lang, guys, okay lang yan. We are still one family din naman. So, off we go. Ana lang katadapit ila papay pagasolina. Asa ito ang gusto na ito? Ito mas dayamos. Asa? Ano ba ang one? We're here na, guys, sa bahay ng in-laws ko. Ayan. Papasok na kami, guys. Ano ako cellphone eh?